Hi guys! Welcome back to my YouTube channel again. So, sa mga bago po dyan, please don't forget subscribe and hit ang notification bell para updated kayo sa mga next nating mga darating na video. And of course, mamaya pala guys, meron akong live. May live streaming po ako every Wednesday and Saturday kasi meron po tayong pag-games this coming May 18. Birthday kasi ni Gavin yan, so wala namang pa-party siguro, so yun, magpapag-games na lang ako sa mga fans at mga small YouTuber and of course sa mga friends na din. Okay guys, sa videong ito, magbibigay lang ako ng ano-ano ba itong damit ko, ba't ganito? So, sa videong ito, gusto ko lang din magbigay ng reaction about the video nung bata na kumain ng coconut worms. So, Based of my research, tama yun yung sinabi ni Sir Rafi, and tumpak yun eh, yung sinabi ni Sir Rafi. Agree ako doon na ang pagkain ng coconut worms is hindi masama dahil coconut worms is high of protein na makukuha natin sa ating katawan, like kumakain tayo ng meat na baboy, ganyan. So, maganda ang coconut worms. So, sa amin kasi, dito sa Dumaguete, doon sa Dumaguete pala, marami din naman yung kumakain ng coconut worms. At sa iba pang mga lugar, sa mga Kabisayaan, doon sa ibang mas lugar, sa mga Bicol, ganyan. May mga kumakain ng ganyan. But, sa mga hindi kasi familiar, naging basher, naging pangbabash, ganyan, sa mga dito sa social media. So, first tayo kasi mag-bash, you have to research first kung nakakasama ba sa kalusugan yung pagkain ng mga worms, like nung bata. But, meron lang ako i-advise doon sa mother at father doon sa bata. Bale, tama yun. Hindi naman lahat ng basher is ikakasama. Doon natin makuha yung strong sa atin. Doon tayo minsan matuto din tayo sa mga basher. Yung iba naman is nagsasabi ng totoo. Pero, pag nag-comment naman din tayo, isipin natin kung nakakasakit ba tayo ng tao or hindi. Kasi, bilang isang commentator, meron naman tayong rights. Kasi nga, meron nga tayong rights na magsalita dito sa social media. But, sa akin lang kasi, as a mother, yung worms kasi na kinakain ng bata is raw, is hilaw talaga siya eh. At isa pa, gumagalaw, yung alam mo yung galaw. As a mother kasi, parang pag sa akin kasi, hindi ko siya payagang kumain ng ganon. Ito lang yung reaction ko, hindi ko siya payagang kumain ng ganon. Kasi, hindi nga naman siya nakakasama sa kalusugan. Mamaya, manunok niya yung buhay na worms. Mamaya, makagat siya dito sa lalamunan or whatever. Imbis na mapaganda yung kalusugan ng bata, mapapano pa. Mamaya, babulunan, ganyan. Kasi, makunat yun eh. Makunat siya. And, hindi yun basta-basta agad na manunok mo ng basta-basta. So, pero nakita naman natin dun sa bata na comfortable siya eh, na kumakain dun sa kung tawagin sa Bisaya is battle, 'di ba, sa mga Bisaya diyan, shout out sa inyo. So, mga Bisaya kadalasan anak mo kaon jud sa mga battle. So, pero kami sa Bisaya, hindi pa kami naka-try kumain ng worm na 'yon. Pero ang alam ko kinakain talaga 'yon cause high of protein nga, mas maganda daw sa katawan 'yon makukuha. But based on sa research ko talaga, tama yung sinabi ni Sir Rafi kasi ginawa talang delicacy yun sa ibang bansa at parang mga fast food, ginawa din yun sa mga fast food, binibinta siya pero niluluto siya. Dapat kasi bago iserve yung ganyang pagkain is dapat nilinisan muna ng maayos. Number one, linisan mo ng maayos at lutuin ng maayos para mas maganda sa kalusugan natin, 'di ba? Kaysa naman kainin natin yung hilaw. Doon nababash yung magulang doon sa pagkain ng bata na talagang gumagalaw pa yung uod eh. Yung parang pagsubo niya, talagang nagagalaw pa dito sa bibig niya, yung parang ganun. So doon lang ako guys na parang mapa-comment doon sa na mas delikado yung pagkain ng hilaw na ganun. Lalo so ayan.
sa ano lang, sa magulang lang, ito lang yung ma-advise ko for those old parents na papayagan nila yung anak nilang kumain ng worms na coconut worms o kaya sa Bisaya kay familiar jud na nila ang batol sa Bisaya. So kung payagan niyo yung mga anak niyo na kumain ng batol sa inyo ha, mas okay siguro kung lutuin niyo nang maayos talaga guys and linisan niyo nang maayos, limpyo jud og maayo ang batol kay para nga mas healthy gyud nga kanon sa mga bata, di ba? Mas maayo gyud nga makaon sa mga bata nga limpyo ang maong pagkaon kay kung ihatag nato sa ilang nga gumagalaw pa yung parang kinilaw jud kaayo nga imong pagasabot, kuan murag lain jud kay sa mata sa tawo bisag sa ako, lain jud kaayo kay bata jud ang gakaon, no? Sa mga Bisaya din ha, maminati, matarong ba? Ayaw dyan in taon, pagkaan ninyo yung bata nga kanang hilaw yun nga, pagkaon kay dugay na magatunaw sa ilang tiyan. Matagal yan matunaw sa tiyan nila. So, kailangan natin ng extra clean o extra limpyuhan. O sa ba? Extra limpyo sa pagkaon sa bata. Kay bata dyan na, hinay ang ilahang panunaw sa ilang tiyan ba? So, yun lang ma-advise ko, dili ko sa pagbash nito ha sa mga, sa magulang, hindi ako nagbabash, nagbigay lang po ako ng advices for those old parent na mga parents diyan sa mga Bisaya nga kumakain ng battle na unsa kanang worms, coconut worms yan. Totoo yung sinabi ni Sir Rafi na panood ko kaniha, and tama yun Sir Rafi, saludo ako sa inyo, grabe. So idol ko din po kayo Sir Rafi, lalo na sa mga lahat yung natulungan. Habang pinapanood ko yung video nila, naiiyak talaga ako, yung parang nadudurog yung puso ko na may taong ganun. So, yun talaga yung gusto kong gawin eh. Pero, hindi pa ngayon dahil gipit, no? Gipit tayo. So, ayan. Yun lang yung masasabi ko. Limpyuhan ng maayo. O, ayan. Linis ng maayos yung mga pagkain bago ibigay sa bata. Yun lang naman yung sa akin doon, is walang masama kakain ng coconut worms or batol, ganyan. Walang masama guys, walang masama dahil marami kayong proteins na makukuha sa katawan ninyo pag kumakain kayo ng ganun. But you have to clean it first properly yung pagkain bago i-serve sa mga anak ninyo o kaya sa mga bata. Yun lang yung problema ko doon, yung kinain ng bata yung hilaw, kasi nakikita ko pa buong-buo yung battle, yung coconut worms, at nandoon pa yung mga tahi, yung tahi doon sa coconut worms. So syempre pag kinakain yun sa bata, hindi naman natin lahat or wala naman tayo doon kung ano yung mga pinagkakain ng battle na yun. So dapat linisin natin ng maayos, i-remove natin yung dapat i-remove doon sa katawan ng coconut worms, para naman mas safety yung kalusugan ng bata, 'di ba? Imbis na mapabuti yung kalusugan ng bata, mamaya mapano pa, 'di ba? Hindi ako sa nagbabash guys ha. Hindi po ako sa nagbabash. Gusto ko lang talaga magbigay ng reaction as a public figure. Oh my God! As a vlogger, gusto ko lang magbigay ng kunting komento. Ayan. So sobrang nakaka-proud yung ginawa ng bata na talagang wala siyang piling pagkain. Talagang mabubuhay siya kung walang ibang makain. Unlike sa ibang bata, as a mother kasi, ako, yung anak ko, alam ko na hindi niya kayang kainin yung kinain ng bata. Pero, dapat lang talaga na bago mo ibigay doon sa bata is make sure mo na hindi mapapano yung bata, kasi baka manunok yung uod. So, hindi masama guys. Huwag kayong ano dyan. Hindi masama ang kumain ng coconut worm. Maganda. High protein po yan guys. Recommended po yan guys. Pero, linisan po ng maayos talaga. You have to clean it properly talaga guys. Yun lang talaga ma-advise ko sa inyo. Linisan nyo ng maayos bago nyo i-serve yung food or yung worms doon sa mga anak ninyo, kasi baka mapasama tuloy yung mga bata. So, okay guys.
Sana meron kayo natutunan dito sa videong ito. At kung bago lang po kayo, huwag po niyo kalimutan mag-subscribe po sana kayo sa aking YouTube channel. At we have a lot of pa-games po. At soon po, meron po tayong tutulungan ng mga kababayan din natin na mahirap. Katulad ko po, mahirap lang din po ako. So, gusto ko rin po marami pa tayong katulad ni Sir Rafi na maraming natulungan ng mga tao. So, sobrang swerte natin dito sa Pilipinas dahil meron tayong Sir Rafi Tulfo na malalapitan na alam natin na talagang tutulong sa mga taong bayan na nangangailangan sa kanya at handang mag-apologize kung yun ay magkakasala in publicly. So, sobrang proud ako sa kanya. Ayan. So, to those all parents guys dyan, maraming salamat sa inyong pagpapanood at wag niyo na pong i-bash yung pamilya nung bata. Wala pong masamang kumain ng ganun at high protein po talaga yon. So, tama na, wag na kayong magsalita ng ano ba naman yan, ganyan, ganito, ganyan. Tama lang naman yung ginawa niya, pero yung pag, ano lang talaga, yung preparation lang. So, yun lang problema sa parents, yung preparation niya, kasi hilaw po yung foods. Okay guys, wag na po niya tinibash yung mga magulang niya, at sana ay bigyan pa po tayo ng maraming blessings ni God, at sa lahat po na nanonood dito, God bless po sa inyo. At sana nas mabuti kayong kalagayan at mag-ingat po kayo palagi at mahal ko po kayo mga kababayan ko. Salamat and God bless po. Bye-bye. Thank you for watching.